I am just warning you. I will raise hell one day, and I would ask the military and the police to join me. Hindi na napigilan pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na akusahan si Pangulong Bongbong Marcos ng pagiging diktador. Ito ngay kasunod ng pagtanggal sa pwesto kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Si Hubahib ay naharap sa 60 araw na suspension order base sa utos na inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG na pinirmahan naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang gobernador ng Davao del Norte ay basta na lamang pinaalis sa pwesto at inakusahan ang kasong matagal nang naresolba sa kanyang probinsya. Ani Duterte, hindi na sinusunod ni Marcos Jr. ang demokrasya ng bansa. I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Gayon nung suspend, tapos tanggal na tao, no, ng tatay ko, halos ganun ang ginawa nila. If that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian leader. Alam mo, we are drifting into that kind of setup, which I think, to me, is very important for the President to realize it. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. And you are, yung pag ganun is that you are fearing towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. I am just warning you. Ako sa isa talaga na hindi ako papayag. Na kung magtanong ka na what I intend to do, I will raise hell one day, and I would ask the military and the police to join me. Not to force you out of the office. We'll just air our sentiment for you not to forget that the Philippines is a democratic state. Sinabihan rin na Duterte si Marcos na dapat nitong alalahanin na si Hubahib ay binoto at inilukluk sa pwesto ng taong bayan, kaya't hindi tama na basta na lang itong patalsikin sa pwesto. Tanggalin mo ang tao walang rason. And you must remember that the governor of North Davao has been elected by the people. Hindi yan trabahante na in-appoint mo tapos tanggalin mo. We have to respect the will of the people of that North Davao. Puro respeto naman. Samantala, ayon naman kay Congressman Pantaleon Alvarez, nilabag ni dating Chief Justice at ngayon Executive Secretary Lucas Bersamin ang batas. Nang pirmahan nito ang direktibang nag-uutos na bakantehin na ni Hubahib ang kanyang posisyon. Kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Hubahib. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice, itong si Bersamin. Sabi ko, former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Malinaw sa saligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. Sinabi ni Alvarez, illegal ang pagkakatalaga ng acting governor sa Davao del Norte dahil may halal na gobernador naman ang naturang probinsya. Ito mismo ay kinasasama ng loob ng gobernador kasunod ng pagsabing dapat ay inimbestigahan muna siya sa mga kasong ipinupukol sa kanya bago man lang siya tinanggal sa pwesto. Naniniwala siya na malaking bagay ang pagpayad niyang isagawa ang maisog rally sa Davao del Norte para pag-initan siya ng Administrasyong Marcos. Hakbang maisog rally na ganapin ngayong April 14 dito sa Sports Complex ng Davao del Norte. So, wala. Kasi by constitution naman, alam na po natin na walang pwedeng makapigil sa taong bayan kung magkaroon sila, kung may gusto silang iparating sa gobyerno natin. At yan po ay freedom of the press at lalo na sa atin na lingkod bayan.
sa katunayan ang bagong talaga ng Administrasyong Marcos na si Vice Governor Oyo Uy bilang kapalit ni Hubahi Bayagad na pinag-utos ang pagpapatigil sa mga rally na isasagawa sa Davao del Norte. Ngayong gabi lang po, nag-report sa akin yung dito sa PNP, Davao del Norte, may nakarating sa akin na may itong acting governor na in-install nila kanina, Vice Governor Oyo Uy, ito, kalyado talaga nila ito, ay nag-order na sa PNP na i-disperse na ang lahat na rally dito sa Davao del Norte, hindi payagan dahil wala daw mga permit. Kung may maggawa ng rally, hanapan ng permit, pag wala, ay kailangan i-disperse daw. So hindi na matutuloy. Bukod pa rito, isa rin sa tinitingnan niyang dahilan ay ang paglalantad niya sa Ayuda Scam. Sabi pa ni Hubahib, sabit rin sa scam ang ipinalit na administrasyon sa kanya. Hindi naman po ako nagsisisi dahil nag-stand po tayo kung saan po ang tama bilang elected official, bilang leader ng probinsya, bilang governor, ay tumayo po tayo para sa mga biktima at sa mga naging biktima ng Ayuda Scam dito sa probinsya. At ito pang in-install nila ay involved ito, kasama ito sa na-investigahan. Kasama yung kanyang mga tauhan, yung talagang right hand niya, yun ang kumukuha sa mga pera. Nag-invite sila sa akin na kausapin ako, at ang nag-invite pa sa akin ay staff ni Sab Anton Lagdamio. Pumunta siya ng Tagom para kausapin ako, at after na na-expose ko itong Ayuda Scam, pero hindi ko hinarap. Kaya sa tingin ko, itong dahilan bakit na sobrang galit sa akin ito si Sab. Gusto ring paimbestigahan ni Hubahib yung mga nasa likod ng pamumudmud ng pera dahil marami sa kanyang mga kababayan ang naloko. Sa katunayan nga raw ay may namatay pa matapos na hindi matanggap ang eksaktong ayuda mula sa gobyerno. Kaya nga dapat ito tanungin natin sinong utak dito, kasi lahat ng dinidistribute dito na pera ay galing sa Tingog Party List. Ang laki pa ng mukha nila. Yung mukha nila, Tingog Party List, ang nakalagay doon sa tarpaulin, parang isang wall ng building. Oy. Yung kanilang tarpaulin, bawat pamimigay, nakalagay doon Yeda Romaldez. Nako! Tapos Congressman Yeda, Speaker Martin Romaldez. Nako! Malaki nga. Lagi na lang involved yung mga. Nandun din ang mukha ni Presidente. At yung mga local officials dito na tandem nila, yung mga kanilang mga political elected dito sa Davao del Norte. Sa kabila naman ang kinakaharap ngayon ng gobernador na nawagan pa rin ito sa taong bayan na maging mapagmatiyag at huwag hayaang mapunta lamang sa wala ang narating ng bansa anong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang gobernador ng Davao del Norte, ang masabi ko po na dapat ay tayo ay maging vigilant ito po, at kailangan nakabantay tayo sa mga nangyayari ng ating bansa ngayon, at huwag po nating payagan na ang ating bansa ay bumagsak at mapunta lang sa wala ang pinaghihirapan ng ating dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte.